Okay, so I go ahead and happen. But Father, again, we praise you for the Sabbath. We praise you for the opportunity to learn about you, for your love, for everything that you have done in our lives. This is because you can understand, help us understand the love toward us so that it can change us into what you want us to be. Thank you for hearing my prayers and listening to them. Topic po natin ngayon, sabi ng Baba, ay tungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil po ng mga nakaraan na nag-skip ako dito, ay nabanatan po na kayo ng grabe. Ngayon naman po, ang topic natin ay walang problema. Ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakarami po ng mga, ang buong Biblia po, ang buong spiritual prophecy ay tungkol sa pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Kaya po, pag-aaralan na natin hanggang paabuti ng ating panahon. Pero ito po ay walang katapusang pag-aaral. Kahit po nasa langit na tayo, yan po pa rin ay talagang iniisip pa rin natin. Sabi po sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Yan po sa ating, kung tayo ay minsan natatakot, kung ano man ang kinakatakot natin, natatakot na tayo, mawalan ng trabaho, mawalan ng bahay, nalantas ng mga bagyo. Ang sabi po dito, hindi tayo mapabayaan ng ating Panginoon dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 5:8, "But God shows His love to us, for us, in that while we were still sinners, Christ died for us." Ito po ang isa sa mga pinaka-makapemeryan mga verse na nakita ko sa Bible. Kasi po, pag iniisip ko sa aking sarili, nung marami pa akong ginagawang kasalanan, nung marami pa tayong ginagawang kalokohan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Napakataas ng tingin ng Diyos sa ating potensyal. Kahit kung tayo ay wala pang kwenta, hindi lang wala kwenta, tayo po ay negative ang kwenta, ay nilamahal pa rin tayo ng Diyos. When we were still sinners, Christ died for us. Kaya po pag naiintindihan ko po ito, parang nawawalan na ako ng gana gumawa ng kalokohan. Kasi, kaya yun, hindi pa natin alam dati yung no? Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya po, parang nakakahiya ng gumawa ng kasalanan. Kamalaman natin kung gano'ng kahaba ang kasalanan ng ating Diyos sa ating buhay. "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Ito po ay napakahirap maintindihan. Pero yan po ay ito. Dahil po, ang pagmahal ng Diyos sa atin, kahit na napakaraming ibang mga planeta, tayo pa rin ay hindi sinabayan ng ating Panginoon. Ito po ay napakagandang kanta, "For who shall separate us from the love of Christ?" Ang pinakamatinding pangyarihan sa buong universe ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito, "Shall tribulation?" Ano po ba ang tagalog ng tribulation? Kapitahan, or distress, or persecution, tayo po ba ay na-persecute minsan dahil sa ating mga paniniwala sa Biblia? Minsan, kung
danger niya na nakikita po natin kung binasa po yung aklat na ang Gatilang Pag-asa, yung main controversy. Mga kalahati parang po yung nabasa ko. Sabi, ang observation ko po mga kapatid, yung mga tao doon, yung mga martir, bakit sila nilalakan ng buhay para lang sa katotohanan? Hindi sila natatakot sa patay. Hindi sila natatakot na mawalan sila ng kari-arian, mawalan sila ng pera, mawalan sila ng mga kaibigan. Dahil lang sa katotohanan, talagang naniindigan sila sa katotohanan. So, nung nabasa ko yung mga kwento ni Luther, ni Whitefield, ni Zwingli, ni Calvin, etc. Parang gusto ko na rin po maging ganun sa kanila. Ako po ay naging gusto ko na maging martir din, katulad sa kanila. Dahil sa pagbabasa ko ng kanilang mga kwento, gusto ko na rin maging Protestant. Ibig sabihin, Biblia talaga, kahit na ang sinabi ng iba tayo hindi. Or sword, hindi sila natatakot sa mga baril o espada. As it is written, for your sake, we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Minsan, bakit ba tayo, ating po bang isip ay nakaprepare sa persecution? Tayo, ako po ang aking isip. Sabi, iniisip ko po minsan, nag-aaway-aaway ang mga aking kaibigan tungkol sa pera. Sabi ko, hindi ako makikipag-aaway tungkol sa pera lang. Hindi rin ako makikipag-aaway tungkol sa position lang. Pero pag tungkol sa mga nakasulat sa Biblia, ayun, may kwentang pag-awayan. Ibig sabihin, pwede akong mamatay. At malamang siguro kung mamatay ako dahil sa sabat. Pero kung tungkol lang sa pera sa bahay, sa sakya, no? Makawala rin ka na. Pero yung mga talagang sa puutos, ay, kasi yun yung ano eh, yung tinitingnan natin yung mga martyrs ng panahon, yun yung kanilang sinag-gumula ng kanilang bukas. Nor in this, okay, regarded as sheep to be slaughtered. Okay lang mamatay. Kung ang pinaninigal natin ay salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ay kaya naman tayong buhayin. Pag tinawag tayo ng Diyos, Brother Ricky, Elder Ricky, mabuhay ka na. Ay, mabubuhay mo si Elder Ricky. Walang problema. So, repent the Lord. Repent the Lord. Kung parang sa ginastos natin, babalik ulit sa atin. Knowing all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, kahit kamatayan, o buhay, o angels, bakit natatakot tayo sa angels? Yan yung mga fallen angels. Kaya hindi na tayo walang matakot sa mga fallen angels. Kasi si Jesus Christ ay nagwagi sa kanila. Conquerors through Jesus Christ. Nor angels, nor rulers. Matatakot po ba tayo sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos na mas mapapangyarihan sa atin? Sa mga gobyerno, sa mga government na sumasarungan sa salita ng Diyos? Hindi tayo matatakot dapat. Nor things present, nor things to come. Matatakot po ba tayo sa mga mangyayari in the future? Sabi ko dito, hindi tayo matatakot yan dahil na-overcome na ni Jesus Christ. I have overcome the world, sabi sa Biblia. Nor things present, nor things to come. Nor powers, tayo po ba ay, kung tayo naninindigan sa ating salita ng Diyos, hindi po tayo kailangan matakot sa mga sumasalungat sa salita ng Diyos. Kahit na marami sila, kahit na organization yan sila, kahit na mga Illuminati o yung mga nakakatakot ng mga organization, mga secret societies, nor powers, nor height, nor depth, nor any else in all creation will be able to separate us from the love in Jesus Christ our Lord. Love of God in Jesus Christ our Lord. Okay. Napakapamilihan ng pag-ibig ng Diyos. Walang tayong pag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
meron lang sa tayo ng kailangan ng kapagutan. Ang kasalanan. Ang kasalanan. Dahil your sins are separated. Our sins are separated from God. 1 John 4:16. So we have come to know that to know and to believe that the love of God that the love that God has for us, God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Ayan. Minsan, tayo ng mga sabi-identity, mahilig po tayo sa mga commandments. Pero yung mga yan, commandments ay tumulong yan sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig namin sa ating mga kapitbahay ay hindi malilibati. Pwede sila makipag-ibati sa mga utos, pero pag-ibig namin sila ng pag-ibig ay walang libati. Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in our hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints. Hindi ko sabihin pa, ang pag-ibig ng Diyos ay tinutulungan tayo maintindihan ang mga bagay-bagay. Di mo ba minsan, bakit ganyan? Pero pag ang ating pangaral ay may pag-ibig, madaling maintindihan. Kaya po para ang ating Panginoon ay mahilig siya gumawa ng mabubuti para maramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos at maintindihan ng mga tao ang mga bagay-bagay na kaisipan tungkol sa Diyos. All the saints, what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay malapad. Express reading dyan, malapad. Kaya hindi siya daan. Malayo! Dito po sa Pilipinas, grabe ang traffic. Kasi po, maiki lang yung malapad na daan. Minsan po nag-drive kami sa Thailand. 3 lanes. 2 lanes. Tapos sa oras na po ako nag-drive, wala akong hanga sa lubog. Wala rin ako na-overtake. Wala rin na-overtake sa akin. Sabi ko, maraming maraming lubog ng daan dito sa Thailand. Sa Pilipinas, siksikan kami ng siksikan. Ganoon sa Thailand. Nakakalungkot ako wala. Kaya pagbalik ko dito, hindi na ako nakikipagunahan. Kasi, hindi na ako misperado kung makikipagunahan sa mga sa akin. All the things, and length, and height, and depth, to know that the love of Christ that surpasses knowledge. Meron ako kaibigan ko na pastor. Ang nagkataka ko, maraming nagbibigay sa kanya ng pera. Pero yung mga pera binibigay sa kanya, binibigay niya rin ulit yung sa mga tao tayo sa kaligid niya. Sabi ko, bakit? Parang ibang pati ito. Ako po kasi ay, conscious ako sa pera. Ayaw kong pitawan yung pera. Pupunta ako sa mall, tinitingin ako. May nakikawang ganda. Pero pag buhubutin mo na yung aking pitawa, magbabago yung isip ko. Kaya nakakatipid. Pero ito ang kailangan ko sa para lang, sabi ko, I think there is something wrong with you. You want to spend all the money as fast as possible. Yun pala, dahil naiintindihan niya ang pag-ibig sa kanya ng Diyos, yung pera, yung wala na sa kanya. Gusto lang niya magtuwa yung mga tao, patulungan niya yung mga nagihirap. Pag naiintindihan natin yung haba, yung lawak, yung taas at lalim ng pag-ibig ng Diyos, surpasses knowledge. Meron tayong isipan ng Diyos pag-ibig. Pero pag talaga naiintindihan natin sa experience, ay lapas pa rin sa pagkaintindihan sa isip. That you may be filled with all the fullness of God. Sabi naman po sa 1 John 4:10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Napaka-paminsan po, iniisip ko, ang pag-ibig ng Diyos. Noong tayo ay hindi pa marunong manalangin, sinasagot ko ng Diyos ang ating panalangin. Noong tayo ay hindi pa marunong humingi, humiling ng mga bagay-bagay, binibigyan na tayo ng Diyos. So,
Ibig sabihin, ang Diyos ay napaka-advance sa kanyang pag-ibig. Bago pa lang tayo humingi o humili, nandiyan na ang mga sagot. Bago pa lang po tayo magtanong, nandito na ang mga kasagutan. Ang isang example po na iniisip ko. Nung ako po ay, kung tayo po ay sampol pa lang, tayo po ba ay nanalangin sa mga karoon ng mga ulang? Hindi, siyempre hindi na tayo karoon ng manalangin pa. Pero ang Diyos dahil sa pagmamahal sa atin, ay pinigil na tayo ng magulang. Nung nilalang po ng Diyos ang ating si Adan at si Eva, hindi naman sila humingi ng mundo, pero ng Diyos na nakahanda dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Not that we have loved God, so hindi ang Diyos, hindi ng Diyos iniibig tayo para dahil iniibig natin siya. Siya po talaga yung pinangulan ng lahat ng pag-ibig. At merong kasabihan, love begets love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, minamahalin natin ang ating Panginoon. But that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Si Jesus Christ ang kapalit. Dahil marami tayong kasalanan at tayo ay darang kaparusahan, ngunit Jesus Christ na lang ang parusahan para tayo ay maligtas. John 15:13, greater love has no one than this, that someone may love his life for his friends. Meron po ba kayong experience na nakasagip kayo ng buhay? Ibig sabihin, may marunod, sinagip niyo, o kaya may gusto magpaktiwalakal, naagaw niyo yung pagsindod. Diba po? Ibig sabihin, ang pag-ibig natin sa buhay, ang pag-ibig natin sa ating kapwa, ay ganun kalaki. Pero, pag maisip mo natin, ginawa ng Diyos sa atin yun, kahit hindi na natin, hindi pa natin naiintindihan. The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? Yan, ito ang pinakamaganda na papi ng ating Diyos. Basta, alam natin na tayo nanindigan sa salita ng Diyos, wala tayong kailangan ng pagkatakot. Minsan po, ang limit sa aking experience, minsan may haharapin ako mga issue. At ang gusto kong mangyari, ang pinakagusto kong malaman ng pagtiwa ng Diyos. Pag mayroong issue, gusto ko agad malaman kung ba yung kapi ng Diyos ngayon, hindi. Baka mali ako. Kung mali man ako, gusto kong malaman, ako maulang makalaman ng mali ako kaysa sabihin ng ibang mali ka. So ang ginagawa ko mga kapatid, pag may malaking issue, binabasa ko simula Genesis ng Revelation. Hinaharap ko kung saan ako mali. Kasi mahirap na yung maunahan ka. Mabuti na yung mauna kang malaman mo na ikaw yung mali, tapos magbago ka na. Kaysa yung iba, pupukin ka pa. So, kung may nalaking issue po na debate, kung ano man sa nag-iisipan na issue, niyabasa ko talaga po na pakinggan ko sa NT3, yung buong Bible, mga dalawang linggo. Tapos, pag wala ko makita, parang hindi naman ako mali. Ibig sabihin, baka makapit ko ang Diyos sa ganito mga mapapal. Yun, masaya na ako. Na malalaman ko na nasa panic ako ng kasulatan. Kasi mahirap pag nalaman natin na mali tayo, ako, wala po tayong peace, wala tayong kapayapaan. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? Yung mga tao naman, wala naman yan. Mamamatay din yan barang araw. Pero ang salita ng Diyos, kung ito ang kapi natin, wala ito hanggang. Heaven and earth shall pass. Sabi mo sa kanta. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Meron pang isa itong Bible verse. Sabi ko, the Lord is nigh unto those who are brokenhearted. Kung sino daw po yung brokenhearted, mas malapit daw po ang Diyos noon sa mga brokenhearted. And He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Bakit? May wound. Ibig sabihin, nasugatan ang puso, nasaktan ang puso. And pinapagaling ng Diyos ang mga wounds. What then can satisfy
Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kaya po, napakaganda talaga na masigurado na tayo ay kawapin ng Diyos. I-check natin ang ating sarili. Tayo ba ay kawapin ng Diyos o palabra ng Diyos? Pag naintindihan natin ang kawapin natin ng Diyos, hindi dahil ang Diyos ay kawapin sa amin, tayo ang kawapin sa Diyos. Walang problema. Psalm 103:8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding and steadfast love. Pag binabasa po yung Spirit of Prophecy, itong Bible, nakikita ko yung mga kasalanan ko. At sabi ko, ang higpit-higpit para ng Biblia, pag binasa tayo yung Spirit of Prophecy, naku, napakaraming mga rules pa. Tapos pag tinignan ko, bakit nangapahal pa rin ako ng Diyos kahit hindi ako sumusunod? Ibig sabihin, talagang slow to anger ang Diyos. And long suffering and abounding in steadfast love, merciful and gracious. Pag binasa natin yung buong Bible, makikita po natin ang ating mga kasalanan. Pag binasa natin ang Ten Commandments, pag binasa natin ang Spirit of Prophecy, naku, napakaraming kasalanan natin. Pero nakakapagtaka, pag tayo ay nagsisisi, mahal pa rin ulit tayo ng Diyos. E ito po ang isa na mga hindi ko maintindihan mas mo sa aking sarili. Pag may nagagawa akong kasalanan, tapos nagsisi ako, bakit nandiyan pa rin ang Holy Spirit? Bakit mahal pa rin tayo ng Diyos? So, ibig sabihin, ang sabi sa Bible, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Ang Panginoon ay lahat everlasting. Everlasting love, I will fight everlasting fire then. Therefore, I have continued my faithfulness to you. For by grace, I saved through faith. Okay, yung ating favorite text sa evangelism. For by grace, we have been saved through faith, and this is not of our own works, it is the gift of God, so that nobody will boast. Because you are precious in my eyes, and honored. Alam mo ba natin na ang church natin, ang Assembly of the Church, is the apple of God's eye. Tinitingnan po tayo ng ating Panginoon. At ginagabayan tayo ng Panginoon. You are precious in my eyes. Katulad ng panahon ng Israel. Yung iba po mga nations, hindi sumusunod. Pero tinitingnan Diyos ang Israel. Sumusunod. Para sumunod. Kaya po, gusto niya pa rin. Mahal na mahal niya ang Israel. Kahit na ngayon para ang Israel. Kaya ang higit-higit na sa mapa, walang makakatalo sa Israel. And I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Fear not, for I am with you. I will bring your offspring from the east and from the west. I will gather you. Iniisip ko po yung bayan ng Israel. Meron pong dalawang Jew, klase ng Jews, yung Jewish. Meron tinatawag na religious, yung religion na Jew. Meron din pong tinatawag na national na Jews. Ibig sabihin, taga-Israel ka, Jew, Israelite. Pag sinabi mo yung Jew na religion, so, kasi may mga Israelite na hindi naman yung Jew ang religion, Muslim sila. So, marami po sa mga director ng movie na magagaling ng Jews. Ayon sa ating church, meron si Sister White na sinasabi sa prophecy, sa spirit of prophecy, na magiging malaki ang contribution ng mga Hudyo sa kaligtasan ng mga tao sa huling panahon. Kaya po, and then si John Bachelor. Si John Bachelor po ay Jew. Hindi ko pa ba ang Jew. May isa pa akong alam na Jew sa General Conference, yung editor ng Sabbath School. Si Clifford Goldstein, Jew rin yan. So, maraming Jew na Adventist. Now, fear not, I am with you, I will bring you your offspring from the east and
Knowing, bakit? Knowing that suffering produces endurance. Sa mga nag-aaral ko sa Espiran, talagay niyo po kayo ang magiging magaling na doktor o nurse o computer kung walang quiz at test. Ano lang, kwento-kwento lang. Okay. Hindi po siguro mangyayari na gano'n. Maganda na meron tayong mga exercises, mga quiz, mga test. Instead na kwento-kwento lang pagkadaling ng final exam, ano, 500 points na exam. Lahat ng pinanong mo dapat ng buong semester nandun sa exam. Dahil po ang sufferings, ang mga pagsubok, ay pinapalakas ang ating endurance. Knowing that suffering produces endurance. Yun po sa vision ni Ellen D. White, unang gusto sa mga vision ni Ellen D. White, tinitingnan niya po sa vision ng pakitig yung ganan. Nasaan yung mga tao na hindi sanay sa panghihirap? Ang sabi po ni Ellen D. White, hindi niya makita doon. So, ibig sabihin, naiisip ko po, maganda rin yung marami tayong pagsubok para lumalakas ang pananampalataya natin. Kasi dito sa po ang pagbabasihan ng po ay yung nakita ni Ellen G. White na pakitig ng pakitig na daan. Hindi daw po niya makita yung mga hinahanap niya ng mga tao na hindi sanay sa kahirapan. Hindi na po pwede para po ang pagpapala din ng kahirapan. Kaya para sa atin sa Bible, rejoice in our sufferings. Knowing that suffering produces endurance and endurance produces character. Ano pong ibig sabihin ng endurance? Kahit may sabi sa Proverbs, a wise man will fall 7 times, but will rise up again 7 times also. So kahit na ilang beses tayo madapa, naalala ko yung bata na rin sa YouTube at sa Facebook, maliit na kabayo, pony. Eh maliit din yung bata, matakad naman yung kabayo. Parang 3 beses siyang sumusubok na sumakay. Hindi siya nakasakay doon sa kabayo. Pero hanggang naubos na yung 10 minutes, nakasakay din siya. Endurance. Kahit yung nangyari sa ating masama, tuloy pa rin ang ating denomination ay nanggaling po nagsimula sa panahon ng pagsubok at ng endurance. Akala nila darating na si Jesus Christ noong 1844. Malaking disappointment. Ngunit yung mga nag-endure, nagtuloy mag-aaral ng kasulatan, ay binigyan ng Diyos ng additional na liwanag upang maintindihan ang mga nangyayari. Kaya kung hindi tayo ang susuko, dahil ang mga nauna sa atin ay maraming pinagdaanan, at tayo rin ay kailangan maraming pagdaanan upang maayos ang ating character. Endurance produces character. And character produces hope. Kaya po siguro yung tanong kayo ng Sabbath School, paano si Job na hindi siya na kasala o hindi siya humina ang pananampalataya? Siguro po marami siyang napagdaanan na dati. Kasi, bakit siya may hope? Siguro may character siya. Siguro may endurance siya. Ay, ang dami lang na nangyari kay Job. Parang siya magpapahing endurance. Marami siyang suffering siguro noon pa. Kasi paano ng Diyos nalalaman na faithful siya? Kung wala na siyang pagdaanan sa una. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Wow! So yan po ang pag-ibig ng Diyos. Ginagamit ang mga suffering, ang buong ating buhay po, pagsubok lang yan. Huwag tayong masyadong seryoso sa buhay. Ibig sabihin, huwag natin masyadong bisibin yung mga pangyari. Pagsubok lang yan, sabi ko. Para tumatak ang ating karakter, karoon tayo ng pag-asa, at maintindihan natin ang ginagawa ng Diyos para sa ating karakter. For whoever who calls on the name of the Lord will be saved. Minsan po, tayo rin nananaginip. Pag ako'y nananaginip, nahinahabol ako ng mga diyon,
Panginoon. Bigla po tayong mananalangin ng Diyos. Thank you, Lord. Tapos nawawala din si Diyos. Magigising tayo. Ay sa panaginip, totoo na nililigtas tayo ng ating Panginoon. Ito po ang pinakamagandang panalangin. Ito yung panalangin ng disciple na palubog na. Pag isang second na lang yung pwede mong ipanalangin, ang panalangin po natin, save me, Lord. Yung mga nalilipon process dun sa aming school sa Nagabi. Pag nakakapanalangin sila ng Jesus, biglang tumatakbo yung Evil Spirit. Ibig sabihin, napakapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Whoever who calls on the name of the Lord, he'll be saved. Takot ang mga Evil Spirits sa pangalan ng Diyos. We love because He first loved us. Ang Diyos at ating inventor, ang naka-inventor ng pag-ibig, Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang naka-inventor ng pag-ibig. We love because He first loved us. Mga anak, bakit kayo mahal ang inyong mga bula? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakilopya ng inyong mga bula. Di po ba? He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Kaya po tayo ay tinatawag na Seventh-day Adventist. Dahil makatingin tayo, pupunta tayo sa langit. Sa langit, wala nang iiyak, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang masasaktan, wala nang manloko, walang mauto, yan po ang napangako. At mas, ito ay napaka-appreciate na mensahe ng mga tao na meron mga kapansanan. Kung tayo po ay nag-iisip na meron tayong hindi magbago o hindi maayos sa aming katawan, sa langit po ang pag-asa na maayos ang mga bagay-bagay nito. There is hope, Isaiah 53, but he was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Kaminsan po, pag merong nagsusa na dahil siya kasalanan sila, okay lang, parang okay lang. Pero pag merong nahihirapan, wala naman siyang kasalanan, parang unfair. Pero pag may nahihirapan, dahil sa ating kasalanan, ay nakakonsensya talaga. Tayo na makakamali, sila pa ang nahihirapan, sila pa ang inisente. Di ba ba? Ganun po ang nangyari sa ating Panginoon. He was wounded for our transgression. Kaya nakaka-conceive siya talaga. Ang ating Panginoon ay nagdudusa dahil sa kasalanan ko. Tapos ako, pamiti-miti ako na ako dito. Apoy. Tapos si Jesus Christ, nahihirapan. He was crushed for our iniquities. Kaya talaga pang naiintindihan natin ang mga kapatid yung ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Nakakahiya ng magkasala. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that broke us peace. Bakit tayo may peace? Dahil ang punishment na pupunta kay Jesus Christ. And with His stripes, we are healed. Bakit tayo pa tayo nasusubatan yung ating minsan po nasubatan ako. Ginagawa ako, pako. Pero tinitingnan ko yung aking sugat sa amin. Sabi ko, ilang araw gagaling ito. Bakit gumagaling ang ating sugat? Naalala ko yung verse. Dahil si Jesus Christ ay nasugatan, kaya yung ating sugat ay gumagaling. With His stripes, we are healed. Pag tayo ay may sakit, marami tayong kinain. Nakakahina ng resistensya. Bakit tayo gumagaling pa kailang araw? Dahil ang punishment ay sinako ni Jesus Christ. With His stripes, we are healed. Kaya, huwag na tayo mag-perfect. Kasi, mas marami tayong kasalanan. Mas maraming pagdurusa ang ating Panginoon. Sabi nyo sa iba, pag tayo lang po ay nagsasadya sa mga kasalanan pa, pinapakobo po natin ang aming Panginoon. Of course. Blessing Him at all times, O people, pour out your hearts before Him. God is available.
great news for us. Minsan po ako ay nai-stress. Minsan sa ating trabaho, nakaka-stress din. Kasi alam niyo naman, sabi nga naman sa matugal na nakakilala ko, everything is politics. Sa daan, politics. Sa trabaho, politics. Sa TV, politics. Lahat mga kailangan ng politics. Hindi nga yung mga tao na nag-compete sa isa't isa. Minsan nagsisiraan sa isa't isa. Pero, nung sinusubukan ko na ipagkatiwala na lang sa aking Panginoon ang mga nangyayari. Basta gagawin ko yung nakautos. Bahala sila kung anong gusto nang gawin. Basta yung gawain ng Diyos ang i-prioritize ko. Ang nakikita ko po, gumagawa ang Panginoon ng solusyon dun sa mga problema ko. Mas maganda pa actually na siya yung gumawa ng solusyon kaysa ako ang gumawa ng solusyon. Pag ako kasi gumawa ng solusyon, hindi ko alam kung ano nangyayari. The Lord is our refuge for us. Siya po ang ating parang taguan sa gera. Oh God, from God rest my salvation. Ano nga ba ang ibang option natin? Paano ba tayo maligtas? Maliban sa kay Jesus Christ, meron pa po ba tayong ibang option? Wala na. Minsan po, iniisip ko, ang hirap naman sundin yung mga nakasulat nito. Hindi ko maintindihan. Pero iniisip ko, ano ba ibang option? Wala naman. Wala naman ibang gagana. So kahit po sa aming sarili, kahit hindi ko maintindihan lahat ng makasulat dito, labanan ang makasulatan, sige lang, kasi wala naman ibang option. Totoo naman. God rest on my salvation. Kaya ko buwang mabuhay pag ako namatay? Wala. Yung mga ibang religion sa world, yung mga Buddhist, hindi naman sila nakakaya mabuhay. Yung kanilang hero, patay din. Hindi naman Christ ang buhay. On God rest my salvation and my glory, my mighty rock and my refuge is God. So, tawag lang tayo sa Panginoon at nandiyan ang kaligtasan. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Ang mga talento natin ay galing sa Panginoon. Dito ba? Binigyan tayo ng Panginoon na minsan pag may nabasa pa akong article, pag tayo ay nadidepress, ang dapat daw po natin daw, lalo na ngayon maulan, nalubot, di ko ba pag hindi kumakas yung araw, parang nalubot tayo, masunang tayo. Ang hirap gumising, ang hirap magtrabaho, tulog na lang tayo lagi. Tapos parang po din ang ating naisip, puro mga negative. Pag dumarating din ako tayo sa mga panahon na rin yan, i-evaluate natin yung ating sarili. Makikita natin, yun yung nagkakata ng county of blessings. County of blessings, meron pa akong dalawang mata. Yung iba, walang mata. Meron akong dalawang kamay. Yung iba nga, walang kamay. Meron akong dalawang paa. May mga tao na nagarap pa, pero kawawala na sila, pero masaya pa rin sila. Di mo ba? Bakit tayo malulungkot? Meron akong kalayaan. Yung mga taga North Korea, wala silang kalayaan. Wala nga akong kawasan eh, pero at least makakalakad mo rin ako. Yung iba, wala nga hindi makalakad. Masakit ang paa. At least tayo makakalakad ang mga tako pa rin. So, sabi ko dyan, we should praise God. Kasi meron pa rin natitira. Sa atin, hindi natin focus yung mga hindi natin magagawa, kundi yung mga ating magagawa. We are fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Binigyan mo tayo ng Diyos ng napakaraming resources. Naman, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. Ang mga nagtakot sa Diyos, alala ko po yung ating fellow missionary sa Thailand. Sila po ay si Dr. and ano siya ng Dr. si Sir and si Mang Rode na nag-work missionary sa Thailand. Gusto ko nilang pumunta
ka dun sa beach, sa Phuket. Noong Friday, pumunta sila ng picture-picture. Noong Linggo, gusto nila pumunta. Kaya lang gumindol sa hotel nila, gumindol. Ay yung mga tayo, hindi nila alam po ang gumindol. Yung mga aso na mga pusa, ano, matakot. Pero yung mga tao, hindi nila alam po ang gumindol sa kaya, hindi na sila rin sa Pilipinas, alam natin yung gumindol. Tapos nung pag-drive na sila kami sa beach, na-plot yung kanilang kotse. Nagpa-vulgarize sila, nag-drive sila, na-plot ulit. Hindi nagpalit ng gulong, na-plot ulit. So, hindi na sila makakasi para dalawa na yung sa mga na-reserve. Sabi nila, hirap magdumating sa beach, naiinis na po sila. At saka, sabi nila, panahon na para kumain. Pumunta na lang tayo sa hospital para parang sanitaryo. Nung pumunta sila doon, nakita ko nila, ang daming ambulance! Ang daming mga Amerikano, mga foreigners, mga tourists na nag-iiyakan kung ano ang nangyari sa mga. Sabi nila, ano nangyari? Yan galing lahat ito sa beach. Nung naintindihan nila na yan, yung gusto sana nila puntahan ng beach ay natakluman ng tsunami. Sila ay nanginang tuhan at lumuhod. At nagpasalamat sila sa Diyos na maraming flat tire at nakuha nila ng mga araw na yan. Kung hindi sila nagkaroon ng flat tire, kung hindi sila binagdilan din ng flat tire, natin din sinubuli sila sa ambulance. Pero dahil sa mga flat tire na napakarami ay nagtutulong lang sila dun sa akin as a hospital. So, ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Pag tinignan po natin itong scroll bar, yung scroll bar, yung bar. Nandito lang sa ibabaw. Ibig sabihin, marami kayo sa ilalim. At walang patapusan itong sermon na ito. Ngunit ang ating oras po ay tapos na. At actually, kahit sa langit, hindi talaga matapos itong pag-ibig ng Diyos sa sermon. Kaya po tayo ay mag-close sa panalangin. Our Father in heaven, we praise you, Lord, for your vast and boundless and endless and wide and deep love for us. We praise you for the gift of salvation. We praise you for creating us, Lord. We praise you for all your plans, your good plans for us. We praise you, Lord, especially for rescuing us from sin, for forgiving us from all our sins. We ask, Lord, that you pour the Holy Spirit upon us, that we may also share your love to others. Give us wisdom and understanding in doing your work. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Alam ko sa ating pagkatapos, sabi ko sa kumili lang kayo na nalit. Yesterday, 366, ang kubalan mo ba kayo nasibay? Kahit ang lahat ay tumayo. Thank you.
what I'm having is the one to take to a